Hello guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo magbayad ng loan dito sa Tala application gamit yung ating GCash. So, bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, don't forget to subscribe, like, share, comment, and hit the bell button para updated ka sa next video na aking i-upload. So, tara guys, simulan na natin ang ating video tutorial. So, we're back guys. So, dito guys, i-open natin yung ating Tala application. So, andito na nga tayo sa ating account. So, makikita nyo dito sa aking Tala, meron akong outstanding loan, which is yung babayaran ko na lang is 120 pesos guys, kasi nga naka sa past na aking video, nakakuha ako ng referral. Kaya, deducted na yon aking loan. So, ito na lang yung aking babayaran guys, itong 120 pesos. So, paano ko to babayaran guys, gamit ang aking GCash. So, dito guys, i-click natin tong make a payment. Ayan. So, payment schedule. So, payment schedule. So, ayan. Click natin yan dito. Gilid. So, yung due date ng aking loan, guys, is September 8, 2021. Ayan. So, since advance po ako nagbabayad sa Tala, guys, babayaran ko na lang ngayon. So, click natin tong choose where to repay. So, dito guys, makakapili ka guys dito kung saan mo gusto bayaran yung loan. So, meron din ditong 7-Eleven Click Queue. Ayan, may fee po na 20 pesos. Sa GCash naman, meron din 20 pesos na pabayaran. Cebuana New Year, 23, coins.ph, may free po guys na free po, wala kang fee na babayaran. M Lawyer, 610 pesos, working hours Paris by location. So for me nga guys, gagamitin ko yung GCash ko. Ayan. So click natin tong GCash. So 120 yung outstanding loan ko guys, yung babayaran ko guys. So plus 20 pesos na fee. Ayan, nagiging 140 na po siya guys. So, yung reference number ko is ito guys. This reference number expires in 2 days. Expires Saturday 4, September 9 a.m. So, instruction dito guys. Download and open the GCash app. Click P-bills. Choose loans. Then look for Tala. Make sure you have sufficient balance in your GCash account before making your payment. So, enter the reference Tala number generated from the Tala app, total amount inclusive of convenience fee, and contact details review information before proceeding with payment. Receive payment confirmation. Receive payment confirmation SMS from Tala and GCash instantly. Thanks to know, secure Tala loan payment by paying directly using the GCash app. Tala does not force payments to third party agents. So, ayan. So, ang gagawin natin dito guys is copy natin itong ating reference number. Ano ba to? So, guys, after natin makopy yung ating reference number sa GCash, so, labas tayo dito sa ating application, which is itong Tala, at puntahan natin ang ating GCash account. So, andito na nga tayo sa ating GCash account. So, hanapin natin yung P-bills. Click natin tong P-bills. Ayan. So, dito guys, biller categories. Ayan. So, hanapin natin tong loans. So, ito yung mga loans.
Guys, hanapin mo lang yung tala dito. So, andito na nga yung tala, guys. Nakita na natin. So, i-click natin yan, guys. So, payments made beyond 12 a.m. will be posted the next day. So, reference number, 11-digit mobile number, enter 11-digit mobile number, amount, email address. So, ayan, guys. So, yung nakopy natin na reference number na galing sa tala, ilagay natin dito, guys. So, ayan. Na 11-digit na mobile number. So, yung number mo sa tala, guys, inilagay natin dito. So, amount natin, yung babayaran natin, guys, plus yung fee. Ayan, 140 pesos. And also, your email address. Ayan. So, after natin mapilapan yung form, guys, so, make sure nga yung reference number is tama, guys. Check natin ulit. So, ayan. Click natin tong next. So, tala confirmation. You are about to pay 140 pesos using your GCash. Reference number, 11-digit na mobile number, and email. So, confirm natin, guys. Click natin tong confirm. So, ayun na nga, guys. Payment received for tala, the amount of 140 pesos. So, ito yung reference number, details, amount paid, 140, account number. Ayan, this has been processed. And your payments made beyond 12 a.m. will be posted the next day. Click natin yung done. Ayan. So, deducted na po siya, guys. So, guys, na-confirm na nga natin yung ating payment. So, balikan natin yung ating tala application kung cleared na ba yung loan. Ayan, labas tayo sa GCash. So, ayan, guys, makikita nyo dito, guys, na your loan is fully paid. So, apply for another loan anytime you want and draw your limit. So, ayan, guys. Nabayaran na nga natin yung loan natin, guys. So, very fast lang talaga, guys, kasi hindi mo na kailangan pumunta pa sa remittance para magbayad ng ating loan sa tala. Kung may laman yung GCash mo, pwede mo magbayad gamit yung GCash. So, diba? No hassle, guys, sa kasi nasa bahay ka lang, hindi ka nalalabas, magbabayad ka lang ng loan gamit yung GCash mo. And sana, guys, kung mag-loan kayo, pwede gamitin nyo rin yung GCash nyo kung may laman. So, ganun lang po kadali, guys, magbayad gamit yung ating GCash account. Magbayad tayo ng loan sa ating tala. And sana nasundan nyo, guys, yung aking video tutorial today. And see you, guys, on my next video. Bye! God bless!